Kamusta mga tol? May akalain mo yon, no? Pinaka-pogi na, top 1 pa sa scoring ngayong season. Ano ba ikaw na? E tirahin na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Ang sarap magbakasyon. No? Ito ha. Medyo controversial to mga tol. No? Kasi di ba sabi ni Papa Luca dati, easier daw to score sa NBA kaysa sa Europe. Abo? Well, may sense naman para sa akin yan mga tol. No? Kasi sobrang pogi naman talaga nito. Tapos sa Europe, walang defensive 3 seconds. At doon, di ba, mas teamwork yung pinapairal doon. Eh. Kaya nangyayari tuloy, mas hati yung scoring kada player. Eh. Kumpara sa NBA, kadalasan, yung star mager yung may hawak ng bola. Kaya yun na nga, no? Pinatunayan naman ni Pogi Papa Luke. 34.3 points per game ngayong season. Hanip ko na, grabe conception na kapugian na yan. Ah, well, paano ba nangyari yan, ha? Last year kasi, di ba mga tol, 28.4 points per game to eh. Pero this season, 34.3 points per game na tumaas, no? Kung ikukumpara natin, yung shot attempts niya last year, 21.6 per game. Pero this season, nadagdagan ng konti lang talaga eh. 22.8 attempts per game na. At yung 3-point attempts niya naman last year, 8.8 attempts per game. Pero this season, 8.2 attempts per game. So, bumaba na konti, no? Pero ha, ito eh, yung field goal percentage niya, tumaas talaga. Dati, 45.7%. Pero ngayong season, 50.7%. Ayan, no? 5% increase, ang taas niya, ha? At yung free throw attempts niya, tumaas din eh. 7.5 free throws last season, naging 11.2 free throw attempts naman this season. Laki na tinaas, no? Tapos kung titingnan natin yung shot chart ni Papa Luca mga tol, ayan tingnan nyo oh, ayan oh, balance diba? Kung mapapansin nyo, ang dami talagang tira sa loob tapos bihira lang yung mga long 2 points no? So sa loob yung pinakamarami, 187 out of 282, 66.3% ulang yan, taas yan ha. Gaano kataas yan mga tol? Kung ikukumpara natin kay Taguro, Zion Williamson, na puro sa loob lang talaga tumitira diba? 269 out of 424, 63.4%, isipin nyo yun ha, isipin nyo lang mabuti. Mas mataas pa ng 3% ang porsyento ni Poging Papa Luca sa loob, no? Na hindi daw athletic, pero pogi naman. Kaysa kay Taguro na sobrang athletic, kakaiba, di ba? Yung unang-unang diskarte kasing ginagawa ni Papa Luca, mga tol, etong high pick and roll na to, ito madalas talaga to eh. Ito talaga yung simula ng lahat ng kapugian ni Papa Luca eh. Kung mapasin nyo kasi dyan, no? Constantly, tinitingnan mabuti ni Papa Luca kung nasaan yung pwesto ng depensa. Tapos, yung ilalagay mo sa likod yung depensa, yan, no? Gulang talaga yan, ginagawa ko rin yun eh. Kailangan nyo ito matutunan, mga tol, ha? Kasi kapag andyan na yan sa likod mo, most likely, makakakuha ka ng foul. Pumreno ka lang, foul na kagad yan eh. Tapos, biglang turn around, fade away. Ay! Shout out kay Papa Luca. Ang pogi mo. Sana all. Oh, ito pa sa atin. Tingnan nyo ha, oh. Pick and roll. Trap defense ang depensa. Nilagay na naman niya ulit sa likod niya yung depensa, oh. Tapos, tsaka siya ngayon umutake. Kasi mga tol, advantage ka na kapag ganyan, eh. Kasi nasa likod mo, eh. So, ang gagawin ng depensa, iiwas na lang yan para hindi ka ma-fall, eh. Oh, ito pa isa, oh. Gayaan niyo ito, mga tol, ha. Simpleng gulang na kasi ito, pero maganda ito, eh. Tapos yung talon niya, papunta pa sa depensa. Eh, gulang, grabe, oh. Yung sa pulsa pa nga lang niya, gulang mo, pogi. So every time mangyayari itong situation na to, ilalagay niyo sa likod niya yung depesa kasi iiwas talaga yan sa foul, tapos biglang fade away pa ni si James Reid dyan. Kung napansin dyan mga tol, no? Constantly talaga makikita mo, binabasa niya palagi yung pwesto ng depensa. Ayan o, no? Drop defense yan, so masikip ngayon ang lalim, kaya fade away na lang ginawa. O ito dito, drop defense din to eh, pero wala na masarap niya yung abanger ng depensa, kaya easy layup yarn. Kahit dyan, ayan o, tingin nyo, makikita nyo dyan, nung dumadrive siya diba? Nakatingin siya mismo sa depensa. Nung nakita niya, ay, maaga yung depensa. Bigla siya ngayon tumigil, tsaka jumamper na lang. Ganun lang kadali. Well, dito naman, ayan, nakita niya, ay, ang ganda ng screen, ah. Naiwan talaga yung depensa sa likod niya, no? Pero nakaabang naman si Gary Ayton. So, mahirap dumrive, no? May malakas sa loob, eh. So, mas okay, i-jumper mo na lang. Kaya nalate na yung depensa dito dahil sa screen, eh. Shoot, Papa! Ay! Shout out kay Papa Luca. Ang pogi mo. Anakan mo na ako. Tapos mga tol, no, yung isa pa nangyayari after ng screen, magkaka-switch naman sa mga sentro tulad niya, no? Si Andre Paras yung bantay niya, di ba? Kapag ganito naman, hinihila naman niya to sa isolation, tapos biglaan niya ngayon titirahan ng 3 points na ganyan, patay ka dyan. Kasi kapag nagka-switch, ang kadalasang pwesto ng bantay na ginagawa, ganyan, no? Nasa may kaliwa yung bantay, o, kita niyo yung pwesto ng paa niyan, ginagawa naman niya ng bantay para magkaroon sila ng chance na mag-challenge, no? Pag biglang tumira yan, eh. Pero merong step back na ginagawa to, hindi pa rin inabot ni Longer, o, patay ka rin dyan. Ayan, tingnan nyo to ha. Tingnan nyo kung gaano kalapit yung depensa dito. Pero ang ginawa niya, nag-step back sa 3 points. Ayan, oh, ganda ng depensa. Kaso lang, pogi talaga. Tinira pa rin ako. Shoot! Aray! Shout out kay Papa Luca. Ang pogi mo. Ang hapdi mo pa. Kumbaga mga tol, no? Kahit dito sa switch ha, nababasa talaga niya ay nasa kanan yung depensa. Teka, tira ko na lang dito. Hindi naman naabot sa supol pala eh. Ayan, tinira na nga. Oh, patay na naman ako sa iyo. Ay! Kaya hindi pwede yung ganito, yung ganito yan, no? Nasa kanan yung depensa, hindi pwede yung ganyan eh. Kasi talagang hindi ka aabot pag biglang umangat sa 3 points na ganyan eh.
So every time nangyayari, makikita niya, ay, mali yung pwesto ng depensa. Tira na kaagad yan eh. Kahit pa merong tuwid na bulbul na yan, eh, tingnan niyo ang haba ng bulbul na yan, no? Hindi pa rin talaga aabot, mali kasi yung pwesto eh. Patay na naman kay Pogi yan. Ang daming ganitong pagkakataon nakita ko mga tol. Nasa kanan yung depensa, tinirahan na lang basta ni Papa Luca kasi nga hindi aabot yung supalpal eh. So ganun lang kadali para sa kanya, i-screen, magkaka-switch, eh no, ganda ng pwesto ng depensa dyan, no? Kaliwang kamay yung pamutata, ito yung tama eh, ganda ng challenge, oh. Pero wala pa rin, Pogi talaga, may magagawa ka ba? Basta kadalasan, kapag nagka-switch sa sentro, kahit nung playoffs, madalas natin makita to eh. Tinitirahan niya yung sentro sa 3 points na ganyan. Now meron din siyang ginagawang ganitong dribble mga tol, oh. Minsan, no, bago siya tumira sa 3 points, eh no, kita niyo yun? Nag-dribble muna ng isa para nag-step back, diba? Yung dribble naman na yan, yan yung kadalasan ginagawa niya sa mga step back 3 points niya. Pero meron pa yung kasunod na crossover. Ayan, kita niyo yan mga tol. So ang ginagawa niya, dahan-dahan natin ha. Di-dribble na isa pang step back, tapos biglang ko crossover. Dito yan, tinira na niya sa 3 points, di ba? Pero dito kung mapapansin niyo naman, ayan yung dribble, pang step back sa 3 points. So biglang tumalo yung depensa. Ayan uli yung kasunod na naman na crossover. Ayun, naiwan na bigla yung depensa, no? Yung kanina kasi, pinakita natin medyo malayo yung depensa kaya tinitiraan yung 3 points, hindi talaga aabot eh. Pero pag ganito kalapit yung depensa, dyan naman niya ngayon ginagamit yung crossover na ganyan. Kung mapapansin nyo mga tol, no, yung pwesto niya, ayan, tingnan nyo, kapareho ng pwesto niya kapag mag-i-step back siya sa 3 points. Pero biglang kumrossover at dumarive na siya, oh. Oh, ito ha, tingnan, ayan yung dribble niya. Pwede mag-step back yan dyan, di ba? Pero again, ayan na naman yung crossover dribble pa kanan, oh. Kaya yung nakasalaksak na naman siya dyan, oh. Nagigets nyo ba mga tol kung gaano kahirap bantayan tong galaw na to? Yung pwesto niya kasi rito, akmang mag-i-step back siya. So ang gagawin ng depensa, normally, lalapit yan. Magko-contest kasi sa 3 points eh. Pero bigla niya i-crossover na ganito, mahirap talaga bantayan to. Pag nakita kasi ng depensa, ay tumutukod yung kanan nito, malamang mag-step back to, no? Lapitan ko na kaya, butatain ko na kaya to. Pero nakao, budol-budol pala, bigla na naman kumrossover. Yun, iwan na naman yung bulbul na yan, oh, layup yan! Oh, ito pa, ayan na naman yung dribble niya, pang step back, di ba? Lumapit na naman ang depensa, pero bigla na naman kumrossover. Siguro mga tol, kaya nyo rin gayahin to eh. Pero dapat talaga, meron din kayo tira sa 3 points eh, para kailangan kayong i-challenge, di ba? Tapos siguro naman tayo naman lahat, no? Napansin naman siguro natin lahat, ang bagal talaga sumalaksak ni Papa Luca. As in, minsan parang slow mo na yung nakikita mo eh. Pero ang hindi mo napapansin, yung change of pace na ginagawa niya eh. Yun ba kunwari, ganyan kabilis yung takbo niya sa drive. Tapos ang gagawin niya, biglaan niya ngayon babaghalan. Kaya yung depensa, hindi na makapag-adjust ng bilis nila na wala na ng tuluyan eh. O ito pa yan, tingnan nyo ha, binilisan niya, diba? Lusot na. Tapos biglang binaghalan, no? Yun, little yung depensa, foul counted yan. Eto madaling explanation dito para sa ganito mga tol eh. Naranasan nyo na ba, may nakalaro kayo, tuwing titira, bago niya itira, kinakaladkad niya muna yung sapatos niya. Nakaranas na ba kayo nun? Tapos anong nangyayari, palagi ka nauunang tumalon sa kanya para bumutata? Yan din yung ginagawa ni Papa Luca eh. Hindi niya lang kinakaladkad yung sapatos niya, pero yung kumakaladkad kasi ng sapatos, kadalasan ginagawa nila yon kasabay ng pagbagal ng takbo nila. Yan ang reason kung bakit kahit na mabaga to, sobrang baga talaga sumalaksak nito eh. Mas mataas pa yung percentage sa loob kaysa kay Taguro sa Hyatt Williamson eh. O yan, tingnan nyo, ito ha, normal speed to ha, papakita ko yan, tingnan nyo, normal yan ha. Pero kita nyo ba yon? Biglang bagal ng takbo, no? Para nag-slow mo bigla eh. Kaya yung depensa, nagtalunan na kagad, kontrapela kasi yung timing eh. So hindi tuloy nagmamatter na mabagal yung drive niya kasi nababasa niya yung pwesto ng depensa, mayroon pa siyang change of pace na ginagawa, ayun, pogi talaga na ito eh. Magulang pa maglaro. Yan ang isang patunay mga tol, hindi talaga kailangan masyado atletika para gumaling ka eh. Kung pogi ka tapos mautak ka pa, pwede mabagal lang, okay na yun eh. Okay pa, tingnan nyo, ang bagal niya no? Pero parang ang dali-dali lang nakashot, pogi kasi eh. Idagdag na rin natin yung grabing hesitation talagang ginagawa nito eh, no? Hindi mo talaga alam kung da-drive, aatras, da-drive na naman, aatras na naman, da-drive na naman, aatras na naman. Kita nyo ba yun mga tol? Parang nag-cha-cha-cha na yung depensa, grabe talaga eh. Tapos biglang nag-turn around by the way, walang yang-yang, bigyan nyo na yung pusta. Yung ganito mga tol, yung simpleng ganito lang na hesitation, o tingnan nyo yung reaction ni Lori Mancanor, o yan o. Tapos ayan, kita na naman niya yung depensa, no? Tapos turn around by the way na naman, hahanip ko na talaga. Yung hesitation mga tol, ang madaling explanation dyan, yung kunwari mag-i-step back ka, aatras ka eh, tapos itutukod mo yung paa mo na ganyan, di ba? Tapos pagtapak ng paa mo sa likod, bigla ka kayo haharulot papasok. Kaya biyahe na yan, oh. Iwan na yung depensa eh. Ito mga tol, ito talaga dapat itong practicein eh. Kasi talagang sobrang effective itong galaw na to eh. Simpleng tukod lang, kunwari mag-i-step back ka, tapos bigla kang haharulot papasok, kita nyo reaction ng depensa. Kapag nag-react yung depensa na ganyan, iwan na talaga yan eh. Pero ito yung isa sa mga huling-huling natututunan ng isang basketball player kasi kadalasan kapag sumasalaksak yung mga baguhan, diretso na kagad yun, walang preno yun eh. At yung isa pang kailangan niyo matutunan kay Papa Luca mga tol, eto naman, ito oh, misdirection, yun, hanep. Ayun, kita nyo ba yun? Simpleng fake lang oh, nawala na sa action si Tuklaw, diba? Eh, pati ka na kay Pogi dyan, ay! Shoutout kay Papa Luca, ang Pogi mo. Kung nabebenta lang ang kapogian, bilyonaryo ka na.
Oh, ito pa isa, tingnan nyo, oh. Sumasalaksak siya, di ba? Ayan yung bantay, nagpaiwas sa loob. So, ang mangyayari, malilibre yung papunta sa wing. Tingnan nyo yung ginawa mo ni Papa Luca, tingnan nyo mabuti, ha? Tumingin lang siya dun sa malilibre sa wing. Tumingin lang, ha? Tingnan nyo yung reaksyon ng depensa. Hanggang sa kahuli-huli ang sandali, ine-expect pa rin ng depensa ipapasok sa wing to. Tingnan nyo, tumalang pa rin ng malangya, oh. Nabudol-budol ka ni Pogi, tol. Etong misdirection mga tol, ito talaga yung pinakamahirap matutunan sa lahat eh. Kasi dito gumagamit ka ng utak eh. Tulad niya, tingnan niyo, nagpaiwas si Lori Macanor sa ilalim mo. Oh. Ang ginawa ni Papa Luca, tumingin siya sa corner, sabay ball pick. Ayun, nabudol-budol si Lori Macanor, oh. Shout out kay Papa Luca. Nag-wish ako sa genie na gawin kang pangit. Ayaw niya ibang wish na lang daw. Kasi itong mga ganito, hindi mo ito mapapractice eh. Sa laro mo lang ito kasi mapapractice talaga eh. Magagawa mo ito habang naglalaro ka na eh. Kaya mahirap talaga ito matutunan. O yan, tulad yan, tingin nyo, oh. Sa kaliwa siya nakatingin kasi merong i-screen sa kaliwa eh. So ang depensa, kumarga ngayon sa kaliwa. Eh bigla sa kanan pumunta, wala na, iwan na pareho. Tapos tinalo na lang si Max Alvarado. Dagdag natin mga tol, no, yung kapatid ng misdirection, yung mga fakes. Siyempre, ayan, nakita nyo, napeki si Aquaman, di ba? Tapos biglang fade away na ganyan, hanep! Ito pa kasi yung isang armas ito si Pogi eh. Hindi lang isang fake eh. Napakaraming fake talaga. Kung maraming fake sa Kartimar mga tol, mas maraming fake to si Pogi, no? Nice yan! Mag-change ng pace, pepeke, na-made in China yung bantay. Pumihit, pumeki na naman, na-made in China naman ang bantay. Diyos ko, nabudol ka, tol. Eh, sumabit pa nga, oh. Text only fake to 8888 to register. Walang kaubusan to, only talaga to, eh. Kadalasan pa, ang ginagawa niya after ng pihit niya, tsaka siya pepeke. May tawag mga kano dito, mga tol, eh, social, eh. Up and under move, diba? Tawag naman ng mga Pinoy dito, Marlo Aquino under the kili-kili layup. Ang bigat bantayan talaga mga tol, no? Merong hesitation move, merong change of pace, tapos pepekean ka pa ng ganyan. Abi, sumusobra ka na, Pogi, kailangan ka ng dalis sa kama. Tapos ito pa yung sa mabigat, ha? Nangangalabaw pa to, nambubulo sa ilalim to. Yan, tingnan nyo, lang yan, yan, oh. Okay pa, tingnan nyo, lang yan, kinakalatkad lang talaga, eh, no? Iba ka rin, Pogi. Hindi pwedeng maliit-liit yung pambantay mo dito kasi lamang nasa kapugian, lamang pa sa laki naman, no? Eh, patay na ako dyan. O yan, tingnan nyo, si Kabayan Nolde Clarkson yung bantay. Nako po, binunggo, talsik, binunggo, talsik, binunggo, talsik. Nako, no match si Kabayan dito, ha. O yan pa, tingnan nyo, si Dalyao, talsik, Diyos ko po. Wala ba kayo mas malakalaking player dito? Eh kasi kapag ganyan maliit-lit yung bantay ito, wala na. Iibabawa ka lang talaga nito, eh. Ako na nag-aantay kung kailan iibabaw sa akin ito, eh. Tapos yung panghuli, no, dito naman tayo sa favorite move niya sa poste. Yung turn around by the way na ganyan, oh, yan, oh, nice yan, oh. Tanong ko sa inyo, mga tol, ha, paano nyo ito babantayan? Ganyan ka Pogi, tapos ganyan yung galaw sa poste. Paano? Aba ko, hindi ko kasi talaga alam. Kasi kahit itong si Ludort, napapa-attract siya sa poste, malakas na ito dumipesa, tapos turn around fade away, hanip yan. Eto mga tol, itong move na to, pag na-master nyo itong ganitong galaw, kahit gaano ka pakapangit, sinisuguro ko sa inyo, 101% magkakajowa ka talaga eh. At panghuli, yung dami talaga ng free throw na tinitira niya ngayong season, ang dami talaga, no? 11.2 free throw attempts per game lang yan, dami. Kasi kung mapasin nyo mga tol, no, etong galaw pa lang na to, foul baiting talaga to eh. Ibababa niya yung bola tapos susukitin niya yung braso ng kalaban, itatawagan talaga ng foul to eh. Kaya ang nangyayari, hindi pwede nakababa yung braso mo pag binabantay mo to si Pogi. Panigurado, ubos ang foul mo dito eh. Kasi ang gagawin niya, dadaanan niya yung braso mo na ganyan. Pasasabitin niya, kukuhanan ka talaga ng foul. Style ni Balbas tong ganito eh. O yan, tingnan nyo, ayan o, oh, ganyan yung style ni Balbas, diba? Tapos sabay itchak agad para free throw na naman. Dagdag na rin natin yung mga peki niya na ganito. Kapag nabudol ka, wala na, foul ka na naman dito eh. Siguro mga tol, no, kung si panukit yung batay nito, panigurado, graduate ka agad yun, nakababa palagi kamay nun eh. So yan mga tol, no, wala na summary, haba na ng video natin eh. Basta Pogi yan, magaling na, tapos ang usapan. O yan, pang himagas, mag-like kayo mga may crush kay Papa Luca.